kusina natin. Maganda siya, oh. Yung House Bistro, 1938. Alright, oh. Ganda, oh. Alright, magandang araw mga kalakbay-siyasat. Sa nakaraang vlog natin ay nasaksihan natin ang nagkarlan Laguna. Naibida natin doon yung nagkarlan charts kung saan ay ginamit ito sa palabas na kampanerang kuba na pinagbidahan nila Vilma Santos at Ann Curtis. Kasama na rin dyan yung underground cemetery at yung kanilang nagkarlan presidensya. Ngayong araw naman mga kalakbay-siyasat, dadalhin ko kayo sa LILIW, Laguna, kung saan makikita rin natin ang isang magandang istruktura kagaya ng kanilang simbahan. Itong simbahan nila ay naging saksi ng ating kasaysayan dito sa Pilipinas, especially sa LILIW, Laguna. Kasama na rin dyan yung mga ancestral houses na nilibot natin malapit sa simbahan, kagaya ng isang pamanang bahay ng mga Polistico, o ito yung Polistico Mansion na kung tawagin nila ngayon ay White House. Samahan nyo akong libutin natin ang LILIW, Laguna, at tarasya sa atin ang isang natatagong yaman at ang pamanang bahay tulad ng Polistico Mansion. Ako po si Jabs at welcome po sa aking channel. Sa LILIW, Laguna, at ito napakagandang simbahan nila na gawa sa bricks. Sabi, ginawa ito simbahan is around 1600, kaya tingnan natin yung loob. Alright, tingnan natin yung marker niya. Charts of LILIW. Nagkarlan up to 1605, the church and the convent were seriously damaged by the earthquakes of 1880, and the reconstructed church were partly burned on April 6, 1898. Alright, ito yung pinaka-marker niya. Tingnan natin yung loob. Wow, grabe. Tingnan nyo, chandelier niya. Gawa siya sa adobe at saka mga bricks. Tingnan natin dito. Dito tayo. Wow. Ito yung pinaka-altar niya. Ganda tayo dito. Ito yung pinakaloob niya. Gawa siya sa bricks. Alright, yung mga typical na simbahan. Ganito yung kanilang tiles noon. Alright, so itong simbahan na to is 400 years na. Napakaganda nung struktura na to. Gawa siya sa bricks. Itong bell tower niya. Isa rin to sa mga pinupuntahan ng mga tao, lalo na ngayon mas magbibisita iglesia. Isa rin sa mga pinupuntahan niya. Itong LILIW, Laguna Church. LILIW Church. Lapitan natin.
Okay, ito. Tingnan nyo yung mga bricks na gawa. Diba? Yung tibay nung pagkakagawa niyan. Tingnan nyo to, nandito tayo sa pinakapaanan ng bell tower na itong church na to. Mamamangha ka talaga sa structure niya. Oh. Grabe, napakaganda. Pinakatuktok niya. Oh. Nagkakaroon na siya ng halaman pero matibay pa rin siya, no? Diroon mo ilang lindol na yung dumaan, nakatayo pa rin siya ng ganyan. Para ka nasa ibang bansa rito, ganda. Sa banda rito, syempre, alam naman natin yung pinuntahan natin dito. Maghahanap naman tayo ng mga ancestral houses na malapit dito sa LILIW. Mag-ikot tayo dito. Alright, sa banda rito, sa bandang ibaba, marami tayong makikita rito parang Spanish colonial na mga bahay. Ang ganda rin ng daan nila, pinarayas nila dun sa bricks nung LILIW church. Right, dito sa baba, marami ka na rin mapapansing mga ingranding mga bahay. Kagaya na itong puting bahay na alagaan, maayos pa siya. Sa banda rito, dito oh. Inalagaan din nila. Ayan o. Alright, isa rin sa umagaw ng attention ko rito. Itong bahay na bato. Ang ganda. Ayan o, nandito lang siya sa street, sa baba lang ng simbahan. Maganda yung bahay. Dito, may katabi rin tong ano, Spanish house din. Galing ah. Ganda oh. Wala, puro sarado, hindi naman tayo makapasok. Alright, meron din dito oh. Kulay puti na pinturahan na rin. Ayan oh. Oh, diba? Bahay na bato. Spanish, ano rin siya, colonial house. Halos magkakatabi lang yung tatlong yan. Tatlong mga ancestral houses or mga panahon colonial houses na rin dito sa Eskinita, dito sa baba ng LILIW Laguna. Fortunately, hindi natin siya mapapasok, hindi natin makikita yung loob. Yun lang yung side trip natin dito sa LILIW Laguna. Nakita rin natin yung simbahan ng LILIW, kasama na rin itong mga ancestral houses.
na magaganda at may kita dito. Alright, dito sa White House, dito sa LILIW, Laguna, dito sa Gatayaw Street, makikita mo yung White House. Na special tong White House na to kasi ito yung art deco style niya. Ginawa na siyang ano? Ginawa na siyang restaurant. Tingnan natin. Maganda siya, oh. Ginawa siyang bistro. 1938. Alright, oh, ganda. Alright, naging restaurant na rin siya. Naging resto na siya. Pero makikita mo pa rin yung pagka maganda nung balikain nung bahay, nung pagkakagawa ng bahay, yung architectural design niya. Art deco design. Alright, parang bala pa to ng mga ano. Bala pa ng mga pampasabog. Mga missile. Ang ganda. Right, pasukin natin. Kainan na pala siya ngayon. Ito pa to. Kainan na pala siya, no? Ang ganda niya, pati yung sahig niya, oh. Pagpasok mo, classic. Nostalgic talaga siya, ang ganda. Right. Ang ganda. Antik na rin tong mga kanyang mga ano. Ganda ng dining area. Madam, sino yung nasa picture? Doña Victorina. Sino yung sahig? Kintang panong sahig. Gawa rin sa Nara. Wow. Pwede na kayong pagkumain kayo rito para kayong bumalik sa dati. Ang gala. Mabubusog ka sa itsura ng bahay. Ganda. Tapos dito, oh, may bugambilya. Malabas ka rito. Ang ganda niya. Isa sa mga napasok natin dito. Ito ang White House na 1939 pa. Ang ganda ng bahay. Sa labas nga pag tinignan mo ang ano, no? Napaka nostalgic niya. Ang galing. No. Pagka
kagaling ka ng simbahan, kasi bababa ka, maghahanap ka ng mga heritage houses, mga ancestral houses. Isa to. Isa ito sa maganda. Ang ganda. Maraming maganda. Buti nga po naisip nyo gawing restaurant. Amen. Opo. Ang galing. Tsaka, yung sahig niya ma'am is ano yan? Nara? Nara. Nara pa rin niya. Ang galing ah. Alright, isa to sa mga kwarto dito. Ang galing. San, sa iba na rin kayo tumira, ito, ginawa niya na lang restaurant. Yung ilalim nito, may ba may ilalim pa po to? Lahe? Oh, ilalim? Underground niya? Meron. Ano po siya, bahay niyo? Bahay talaga. Ah, bahay. Up and down. Sir, babayan. Isang ito ang tumalim. Ah. Opo. Bali yung taas lang ang ginawa niyo restaurant. Oo. Bahay talaga. Meron kasi ba? Hmm. Pero ngayon hindi na. Hindi na open. Hindi lang muna. Parang yakal yung pinto, no? Yes. Siguro po. Ang ganda. Ang ganda, oh. Ako mismo, tagalang dahil.